should have been there, Allison. Para makita mo kung paano pagsalitaan ni Nay Perlita si Matt. Nanimiss mo ang Nanay Perlita mo, no? Wala pong araw na hindi ko siya naiisip. Sa loob ng 18 taon, kami lang ni Nanay yung magkasama. Marilyn, naiintindihan ko kung bakit mas mahal mo ang Nanay Perlita mo. Sa akin lang naman, sana bigyan mo ko ng pagkakataon para mapatunayan ko sa'yo na karapat-dapat din akong mahalin. Anak, maniwala ka. Mahal na mahal kita. Pero mas mahal ninyo si Marilyn. Kahit na nakita ninyo nagbago na siya. Kahit pinapakita niya sa inyo na ayaw niya na sa inyo. Kahit yung sarili niyo yung anak sinasaktan niya. Siya pa rin yung mas mahal ninyo. Simula ngayon, binubura na kita sa alaala ko. Sa puso't isipan ko. Hindi na ikaw ang anak ko. Kung ito yung gusto niyo, ibibigay ko sa inyo. Kakalimutan ko na lahat. Makakalis na kayo, Aling Perlita. Marilyn, sabi ni Mikay nagpunta raw dito si Perlita. Bakit siya nagpunta rito at saka ano yung mga yan? Sinauli lang po sa akin ni Nanay yung mga gamit ko. Tapos ang sabi niya po sa akin, kalimutan na po daw namin yung isa't isa. Makakalimutan ba at tatalikuran ba ng isang ina ang kanyang anak? Anak, hindi. Hindi magagawa ng nanay yun sa anak niya. Siguro kaya lang nasabi ni Perlita sa'yo kasi hindi ka naman niya tunay na anak. Kahit na yung pinamigay kita noon, hindi kita nakalimutan. Hindi ka nawala sa isip ko. Huwag ka malungkot, anak. Kung ayaw sa'yo ni Perlita, ako nandito. Ako tunay mong ina. Ako magmahal kita. Ako magmamahal sa'yo.
Saan kayo nanggaling? So, anong ginawa ninyo ni Marilyn? Nagyakapan ba kayo? Nagsabihan ba kayo kung gano'n ninyo kamahal ang isa't isa? Anak, pumunta ako doon para ibalik ang mga gamit niya. Di ba, anak, yun naman ang gusto mo. Putulin ko ng kahit anong relasyon ang meron kami. Ano? Alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo. At kahit hindi sinasadya, nasasaktan kita. Ayoko nang mag-away tayo ng tungkol kay Marilyn. Kaya pinuputol ko ng kahit anong koneksyon ko sa kanya. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak, kaya wala nang puwang sa mundo ko si Marilyn. Salamat, Unay. Parang hinihiwa ang puso ko na kausap ko si Marilyn Mars, pero alam ko yun ay tamang gawin. Yun ay dapat. Okay na yun, Mars. Alam mo, at least ngayon mapapanatag na si Darlene, tsaka wala na siyang dahilan para pagsilosan si Marilyn. Masama ba akong inak? Depende kung sinong tatanungin mo, Mars. Kung si Darlene, eh siyempre, mas lalo kang mamahalin ngayon eh dahil sa ginawa niyo. Pero kung si Marilyn, malamang, masama ang loob sa'yo. Sana maintindihan niya kung bakit ko ginawa yun. Kung bakit ko kailangan putulin ang komunikasyon natin. Pati ang koneksyon namin. Na dapat naman talaga wala kung hindi lang pinagpalit nito sila mga anak namin. Grabe! Alam mo, ngayon nakikita ko na yung pagkakahawig ni Darlene. Ay, pero hindi yung itsura, yung ugali. Pareho kayong matigas ang ulo, tsaka mabrayo. Ako din, nakikita ko na yung pagkakahawig ni Giselle at ni Marilyn lalo na't maganda na siya kayo. Hindi kita sasagutin. Marilyn, nagwo-worry na ako sa'yo. Kung hindi ka nagkukulong, hindi ka kumakain, ayan ka. Nagwawala, nagmumukmok. Nalawala lang po talaga ako sa mood ngayon. Lately, mas gusto ko na lang mapag-isa. I can be as cold as ice, but I am not insensitive. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Lola, pwede pong huwag muna natin pag-usapan kung ano man yung problema ko. Ayoko na pong ma-stress. Huwag po kayong mag-alala. Magiging okay din po. No. You're not okay. Masyado mo kasing pinoproblema ang dalawang yon. Yung Perlita at saka yung Jerome. Alam ko kung gano'n mo sila kamahal. Alam ko kung gano'n sila kaimportante sa'yo. Pero dapat mo ring isipin na sila ang gumawa niyan sa'yo. Nagkaganyan ka dahil sa kanila. Sinaktan ka, pinagpalit ka sa ibang tao. Isa kang karbonel. Lola, bakit po gano'n? Sinasaktan po ako ng mga taong mahal ko. May mali po ba sa akin? No, you are perfect. There's nothing wrong with you. Dapat lang magkaroon ka ng pride. Hindi yung para kang aso na kapag itinaboy ng amo, pilit bumabalik. Isa kang karbonel, isa buhay mo yan. Salamat po, Lola. Now, sinaktan ka. Anong dapat mong gawin? You have two options. Yan yung ginagawa mo. Nagmumukmok, wearing dark colors, violet. Second, step up!
lumaban ka. Dahil sa kang Carbonel, option 2 ang dapat mong piliin. Step up. Wiggle it. You know, fight! Harry, may bubuksan na club yung friend ni Allison. Samahan mo naman ako. Tara, punta tayo. Thank you sa invite, pero alam mo namang hindi ako mahilig pupunta sa mga ganong lugar. Sige na, samahan mo na ako. Andun naman ako eh. Tayo yung magkasama. Sorry, Marilyn. Hindi talaga. Please, please, samahan mo na. Oh, may mali ba sa akin? Sa mukha ko? Hindi siya ganun. I really like you. Alam mo yan, Marilyn. Pero alam kong si Jerome pa rin talaga yung mahal mo. And I don't want to be the person na pipiliin mo para lang makalimutan si Jerome. Harry, mali yung iniisip mo. Hindi naman sa ganun. Aminin ko naman na gusto rin kita. Mabait ka. May maayos kang trabaho. Tsaka napakabuti mong kaibigan sa akin. Yes, you're right. I'm your friend. And I want to continue being one. It's just that I can't help you this way. Why don't you talk to Jerome? Pakinggan mo ko ano sasabihin niya. Eh, ayoko nga eh. Ayoko nga siyang kausapin. Ayoko siyang makasama. Kung ayaw mo akong samahan, eh didiwag. Maghahanap na ako ng iba. Ay, hindi sasagot yan kung ayaw ko talagang sagutin. Jerome? Ikaw kayo nakainom? Hindi ah. Ano ko inom? Ay, sinungaling ka. Amoy ala ka eh, oh. Ay! Tinikman ko lang yung mga ginawang cocktails ni Jesse. Okay lang ako, chef. Okay. Ala, tikim-tikim. Ay, mag-toothbrush ka. Baka maamoy ka dun sa lobby. Dali na! Naku, itong mga batang to. Nasaan kasi Nonoy at... Di ko alam. Saan? Ayos ah. Anong pera pang motel? May sinasabi ka ba? Ha? Ako? Oo, narinig ko. May sinasabi ka. Bakit may problema ka? Ha? Ah, hindi. Ang sinasabi ko lang naman, eh, hindi ho motel tong restaurant ko. Kaya kung tatambay lang kayo ng shota mo, tapos maglalandian, tapos na lang kayo. May bastos ka talaga! Huh? Ako bastos? Oo. Kayo bastos. Tama ba maglandian kayo ng shota mo sa harap ng maraming tao? Ano pa ba kayong konting kahihiyan sa katawan? Boy, huwag ka nakikialam, ha? Gusto mong maghahap ka ng shota mo. Palibasa siya, inggit ka lang kaya nagkakaganyan, di ba? Ha? Miss, ano ba nakakita mo dito? Eh, obvious naman ginagawa ka lang pan-display. May tarantato ka talaga, no? Ah, teka. Mukhang arawakan. Sa teritoryo kita. Ha? Ang gusto mo nabasin? Ha? Ano? Ikaw, ang gusto mo palabasin? Galap, ikaw! Doi! Ay! Ngayon! Ano? Sir! Sasabihan ko lang naman yung dalawa eh. Nakakahiya sa mga customer yung ginagawa nila. Lalandian? Eh, nandun na tayo, pero sana kinausap mo na maayos. Pinatulang mo pa eh. Ay, Jerome. Ikaw nga, umamin ka nga sa akin. Ikaw kayo nagagalit dun sa dalawang magsyota o ikaw yung nagagalit dahil hindi ka kinakausap na yung Marilyn? Oh. Yun, sa akin lang naman kasi, Chef. Sana pinakinggan mo na niya yung paliwanag ko bago siya nagpadalos-dalos na makipag-iwalay sa akin. Ayun, hindi lumabas din totoo. Apektado ko pa rin sa awa niyo ni Marilyn. Eh, Jerome naman, ramdam naman namin yung problema mo. Eh, di ka tumutulong nga kami sa iyo. Eh, yung problema, huwag mong dadalhin yung personal mong problema din sa restaurant. Eh, agrabyado itong restaurant, eh! Pasensya na kayo, Chef. Kahit ano kasing gawin ko, naalala ko si Marilyn, eh. Kahit anong gawin ko, hindi siya mali sa isip ko. Mahal na mahal ko kasi yung tao, eh. Sakit-sakit na ganito kami ngayon. Jerome, ikaw kayo naririnig mo ang sarili mo? Ha?
Aba, eh wala ka nang bukang bibigay kundi Marilyn, 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 Marilyn. Ay naku, Jerome. Napapabayaan mo na ibang aspeto ng buhay mo. O itong restaurant, pinapabayaan mo, ay yung kotse mo. Di kayo nitang payment pa lang ang nababayaran mo? Ay naman, Jerome. Huwag mo naman sabi sisirain mo yung buhay mo para lang sa isang babae. Hindi lang kung sino-sino ang babae si Marilyn. Siya ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kaya walang kwenta lahat ng to kung di ko lang siya makakasama. Ay! Pabayaan mo na siya. So, nag-decide ako na ako na lang pupunta mag-isa. That is just perfect! Do you remember Anthony? Yung anak ni Congressman? Of course! So, King. Anthony, this is Marilyn. You know, she's single and very much available. So, what happened to you and your boyfriend? Oh, well, ikukwento ko na lang sa'yo if you will get me a drink. Awesome! Jerome, ang kailangan mo? May gusto rin ba kayo ni Marilyn? Eh, hindi nga niya sinasagot yung tawag ko eh. Hindi mo siya dapat iniwan mag-isa. May problema ba? Niyayaya niya ako lumabas kasama ng mga kaibigan niya. Tumagi ako. Nag-aalala kay Marilyn kasi depressed siya ngayon. Hindi ko alam, baka may masama siyang gawin sa sarili niya. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Are you okay? Nahilo ka ba?
Di ba you have a room upstairs? Dali na lang natin siya doon. Let's just go there. Hindi to French wine, Italian. Sabi ko French wine. Palibasa. Wala kang ka-culture-culture sa katawan mo. Kaya wala kang alam. Tonta. Ma'am, sorry po. Ma-relax. Let's just enjoy a drink. That is what I am trying to do. Sige. Kanina pa ako text ng text at saka tawag ng tawag kay Marilyn, pero hindi niya ako sinasagot. Isa ka pa. Siguro, malamang, nasa club. Nagsasayaw. May mga kausap. Kaya hindi naririnig ang ringtone. Eh, nag-aalala kasi ako sa kanya. She's just with her friends. New friends. Come on, join us. Upo ka na lang. She is with Anthony. You know, that gentleman boy. My breathing. I am sure he is going to take care of Marilyn. Teka lang sandali, Mama. Ang sinasabi niyo sa akin, si Marilyn, nasa club, tapos sa kasama lalaki? Ano ka ba? Saan mo ba iniisip nagpunta ang anak mo? Sa kumbento? Natural, may mga boys. Ziggy, halika, samahan mo ako. Alis tayo. What for? Anong what for? Eh di siyempre, pupuntahan natin si Marilyn para makita ko kung okay siya. Quiet, quiet. Ano yung dalawa, Mama? Si Marilyn hindi yun sanay sa mga party-party. Enjoy the food. Hindi na naaalam ang gagawin niya kung nakainom siya. Let her enjoy. Wala naman tayong problema kay Anthony. Teka nga sanali ha, kayong dalawa. Tinira nyo? Hmm? Bakit kayo ganyan ng ganyan? Listen to the music. Listen to the music. Enjoy. Diyos ko. Ma. Hala. Wala sa bed. Yeah. Oh, gosh. Wala ka na. Anthony, pasensya ka na sa abala. No. It's fine. Actually, I'm just, you know, concerned and nag-aalala lang ako sa'yo. Eh, lasing ka na kanina eh. Paano pag inuwi kita ng ganito? Pagalitan ako ng lola mo. You know what? Meeting pa kasi ako dun sa inong, so babalikan ko muna sila. Mix, tapos iwan ko na sila. Anthony, take care of my friend. I will. Alright. For sure. Enjoy. Mel, here. Sober ka muna. Thank you. Bait mo. Papatanggal lasing. Baka komportable mo muna here. Marilyn, pati yung sad kanina, yung ako na yung pinalit mo kay Jerome. Is that true? Ang totoo niyan, sinabi ko naman yun para layuan niya ako kanina. Para umalis na lang siya. Marilyn, sa tingin ko, pwede naman natin totohanin, di ba? What do you think? Ano nangyari, Jerome, ha? Sabihin mo nga! Si Marilyn.
pinagpalit na niya ako sa iba. Ngayon nga eh, na nasa resort lang si Tito Ziggy, minsan na lang kayo magkita. Eh paano pa kaya kapag bumalik na sila sa Manila? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Allison, hindi ko pa malalaman. Marilyn. Kaya siguro, mas mabuti pa. Kaya wala na lang ako sa mundo.